Leader Kake! My name is Andrew! Leader Kake! Leader Kake! Leader Kake! Leader Kake sa DZLB! Simulan na ang makabuluhang usapan at masayang kwentuhan kasama ang tinaguriang 2011 natatanging kabataan ng Laguna na si Kuya Chico at Head ng Youth Development Affairs Office ng Laguna na si Ate Pnky dito sa programa kung saan may keka, Leader Kake! Magandang araw sa lahat ng mga nakatutok sa ating live na webcast. Nandito kami ngayon sa harap ng College of Development Communication Building at siyempre, napaka-espesyal ng episode na ito ng ating Leader Kake Uploaded. Hello! Ako po, si Kuya Chico. At ako naman po, si Kuya Linus. Naku, Sir Chico, nabanggit mo nga na this is a special episode of Leader Kake. And why? Because the organization of UP Community Broadcaster Society is celebrating its 7th year anniversary! Yeah. Woo! Alright! 7 years of success at and victory! Grabe, 7 taon na pala ang nakakaraan. Yes. As you know, ako po ay isa sa mga unang naging miyembro ng UP Community Broadcaster Society. At napaka-espesyal talaga ng episode na ito ng Leader Kake dahil kikilalanin natin ang mga tao sa likod ng organisasyong ito. Gayun din ang pag-alam natin sa iba pang mga gawain na kaugnay ng kanilang pagdiriwang ng ikapito nilang anibersaryo namin, actually. That's right. Maganda rin itong opportunity, no, mga kaibigan, na i-reminisce ang ilan sa mga special moments ng UP Community Broadcaster Society as it serves the community and the university. Tama yan. At mamaya, siyempre, makakasama natin si Ate Pnky, yes, ang aking partner dito sa ating programa. At kasama kami ni Linus ay tutuklasin natin ang mga bagay-bagay na yan. Pero bago tayo magpatuloy dyan, aba, alam nyo naman na last episode ay astig na astig talaga ang ginawa natin kasama ang mahigit sa 300 mga kalahok, yes, ng Division Schools Press Conference, no, na ginanap sa Rizal, Laguna. Tama yan. Alright. At sa mga bibong estudyante ang nagpakita ng kanilang mga talento. Talagang may mga nakakatuwa. Kumanta, may mga sumayaw ng Teach Me How to Doggy. Talagang na-surprise ka, Kuya Chico, dun sa grabe din sa willingness ng bawat isa to showcase their talent in singing and acting. Tama yan. Kasi mas nakakatuwang isipin na yung mga estudyante mismo ang gumagawa ng paraan para makila or makita yes, yung kanilang mga talento. Oh, that's right. Alright. At syempre, dito nga sa UP Los Baños ay nagsimula na ang pasukan noong Tuesday. Kaya naman talagang napakaraming mga estudyante. As you can see sa paligid natin, ay lahat sila ay medyo busy at maraming mga ginagawa. Busy sila sa pag-register, sa pag-enroll, sa pagbabayad ng mga ng kanilang matriculation fees. At isang magandang opportunity rin para mag-reunite sa mga kaibigan, sa mga orgmates. That is so true. At syempre, pansin na pansin ang mga excitement sa kanila. Kasi that's parang right, it's another anticipation, di ba? Right. Kung sino yung mga bago nila kaklase, okay, magiging teachers nila, at marami pang iba. Punta tayo dito sa parting ito ng C-part dahil yes, maganda ipakita natin, di ba, yung mismo mga estudyante na makakasama natin. At sa mga kaibigan din natin, all around the world, right? Because we're now online, makikita rin natin ang iba't ibang vistas ng UP Los Baños dito sa Laguna. Correct. At ano nga ba ang mga susunod na requirements na kailangan nilang ayusin? That's ano right, ang mga exciting na mga activities na totoo gagawin nila sa kanilang mga klase? Yan. Wow. All right. So, ikaw, last semester mo na dito. Last semester ko na dito. I'm now a senior student. I'm working on my thesis. And talagang mamimiss ko ang lahat ng mga memories ko with my orgmates dito sa UP Combo Talk and of course sa mga kasama ko dito sa UP Los Baños. Kuya Chico, saan natin gagawin ang ating pag-uusap sa mga susunod na 30 minuto? Exciting yan dahil dadali namin kayo, sasamahan nyo kami patungo sa kung saan nga ba nagsimula ang pamilyang UP Community Broadcaster Society. Yes. Lahat ng yan dito lang sa ating live episode ng Leader Kake. Tara! Sabi nga nila, sa bawat pagsisimula ay talaga namang may tagumpay na kailangan abangan. Kaya ngayong hapon na ito, ngayong umaga na ito, or ngayong araw na ito, ay sasamahan nyo kami kasama ang ilang miyembro na UP Community Broadcaster Society. Alright! Palakpakan naman sa palakpakan! Alright! Wow, this is a very special episode, ika nga. At kung ang pinag-uusapan nga natin ay yung mga pagbabago at ang mga simula ng mga pagbabagong iyon, meron din mga pagbabago tayo mo nito ngayon dito sa ating programang Leader Kake. Chico, very excited to inform our viewers as to those changes. Wow, talagang walang cut yan, ha? Pero mamaya alamin natin ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Leader Kake Upload.
Nagbabalik po ang leader KK Uploaded at kasama natin ngayon ang aking partner na si Ate Pnky. Ate Pnky! Hi, Ate! Grabe, kala namin makakasama ka na namin ngayong araw na to, pero mukhang sinurprise mo na naman kami, ha? Oo nga, dapat kayo surprise kita na andyan ako, pero nako, umingi po niya ako ng pasensya dahil po, same old story. Oo nga, eh. Mga rush na mga kailangan gawin. Okay lang yan, pero ako nagpapasalamat ako sa pinadala mong regalo. Diba ang regalo ko yun, Kuya Chico? Aba, yung isang kinain mo na kanina. Ah, okay. So yun pala. Ah, hindi kinapakasarap, ha? Nung chocolate. Parang brownie or whatever. Yeah. Oo, yan. Yeah. Sweets para sa pangisip. Correct. Maraming salamat sa mga staff ng YDA na naghatid niyan. Oo, yan. So, at Ate Pnky, ano ba ang mga latest dyan sa YDA? Well, we're just preparing again for the upcoming Youth Week, ano po, and then may balak po ang Provincial Government of Laguna na mag-hold ng Christmas Bazaar within the Christmas Bazaar, ha? Yeah. Okay. And kami po yung isa sa main office na mag-handle ng bazaar na to. So, it's at least 1 month, ano, month-long na bazaar with several activities na involved on. At syempre, meron bang mga booth yan? Yes, oo. May mga booth. Pero not necessarily mga towns sa mga booth. Ano? So, different products yung makikita natin. So, parang dadalhin natin dito yung mga lahat na lang gusto natin makita sa mga booth. Alright. So, ito ay mag-feature talaga ng mga products din natin dito sa Laguna. Yes, oo. Okay, that's cool. Alam mo ba, Ate Pnky, na ngayon ay live na live kami na nandito sa tambayan ng UP Community Broadcaster Society. Then you're celebrating something there. Yes. We're celebrating our 7th year anniversary. How awesome is that? Wow. Yan, happy anniversary sa Combrot. Yay. Thank you, Ate Pnky. Lagi-lagi naman talagang nakakasama ng leader kami sa lahat ng mga activities natin. Tama ka dyan. Ang ating mga nag-OJT estudyante dyan sa Combrot. Correct. Oo. At saka nakakatuwa talaga dahil this is the first time that we're actually doing the show sa tambayan kasi sabi nga natin kanina doon sa opening natin. Where it all started. Yes, at magsisimula tayo ng mga bagong bagay ngayon dito sa Leader KK Uploaded. Bukod sa siksik na 30 minutes and baka lumabis pa, hindi ba sa dami ng mga pagkukwento natin. But kada bagong simula nga ay bagong mga story ang ihahatid natin sa kanila. Oo, and I still remember yan si Linus na kasama na natin ngayon dito sa Leader Cafe. Ay, ano pa lang, ano, nung guest natin sila nung bago sila pumasok sa Comfort Zone. Oo, natatandaan mo kayo. Oo, Peter. And then after noon, nung pumasok na sila sa Comfort Zone, after ng kanilang initiation period, ay naging guest uli natin sila. Correct. Wow. Oh, diba? Ako ay nagagalak at natatanda nung kaya yung special memory kong yan before I joined Comfort Zone. Special memory talaga. Alright. Ako, maraming salamat, Ate Pnky, dahil talaga namang kahit may mga pagbabago na gaganap ay nakakasama ka pa rin namin, di ba? Yes, oo. Kahit po through voice lang. Oo. Gusto ko kasi i-excite kayong mga nanonood sa atin dyan. Kasi kung ano ba talaga yung itsura ko. Wow, mystery! Nagpapasexy pa ako. Sobrang excited na sila actually. Sobrang excited. Pero malay nila, Ate Pnky, one of these days, no, ang leader ka kayo mismo ang sumugod sa YDA office at gawin dyan ang ating taping, sige. Right? I-prepare po natin dyan. Sino tayo sa Kapitolyo mag-shoot for the leader cafe. Alright, okay. Yan po. Ate Pnky, mayroon ka ba bang nais na ibahagi sa kanila? Well, sa ating po mga taga-panood, ano, pakiantabayanan po ang amin pong mga Christmas activities dito sa lalawigan ng Laguna. Na particularly, magaganap po dito sa Provincial Capital Compound. Siguro, pag mayroon na tayong bazaar, we could have a shooting or field here para doon sa Leader Cafe. Alright, that sounds cool, ah. Okay, maraming salamat, Ate Pnky. Thank you, Ate. We miss you. Thank you. You too. Alright, yan po si Ate Pnky, ang head ng Youth Development Affairs Office
ng Laguna at syempre ang ating partner dito sa programang Leader Kake. Sa ating pagbabalik, Linus, ay makikilala natin syempre ang tatlo na minamahal nating mga production assistants dito sa programa. Para naman ibahagi, ano nga ba ang mga pagbabagong magaganap sa Leader Kake Uploaded? Tara! Sakay na sa makabuluhang usapan, Kikwentuhan! Dito sa ating segment ng Kikwentuhan ay makakasama nga natin, gaya ng sinabi ko kanina, Linus, yes, ang ating masisipan, production assistant. The production assistant para i-share sa atin kung ano nga ba ang mga pagbabagong magaganap sa Leader Kake Uploaded. Wow. Nandito si Paul Isaias Tenebere. Hey! Paul, for sure. Nandito naman ang aking inaanak, si Jazel Diamas. Woo! Very at siyempre ang katabi kong walang kumpas talaga naman. Oo, wala na akong masabi. Mukhang in love to yata. Mukhang may see and beam siya sa kanyang buhay. Kasi may nabasa ako dito special mention talaga. Okay, birthday niya yeah. November 13. Oo, kasama natin si Dana Dairy. Alright, go Dana. Alright, go ikwento nyo na sa amin. Ano nga ba ang aabangan nila ng mga pagbabago sa ating programa? Siyempre, naaabangan niya yung bago na ito. Dahil, mas marami yung sex. Hindi, sige, ikaw muna ko. Bali, siyempre, pinakamalaking pagbabago dito sa Leader Kake ay, siyempre mula sa radyo ay mapapanood nyo na rin kami dyan sa inyong mga laptops, computers, via YouTube and Facebook and... Kahit nasan sila, di ba? Oo, worldwide niya, worldwide. Alam mo ba, nakakatuwa kasi tinry ko yan one time sa isang telecom center, sa isang mall. Meron, di ba yung may mga sample na iPad, ganyan. Tapos may internet, tinry ko, napapanood ko sa iPad ang Leader Kake. Wow! Di ba, nakakatuwa yan. O ikaw naman, Dana, ano naman ang mga paghahandang ginawa ninyo para naman mas maging bonggang-bonggang ating mga episode? Ayan, syempre, Kuya Chico, nag-come up kami with a plan of action for this semester. And included nga sa aming plan of action na dadalhin natin ang Leader Kake mismo sa kanila, di ba? Personal, kaya naman... So, bubuhatin, gano'n? Pwede ba? Paano? Diba? Abangan natin yung mga mom hopping, school hopping, and bayan hopping, coffee shop hopping, o lahat ng hopping. Are you excited? Pwede ba? Are you excited sa mga pagbabago? Excited, Kuya Chico, because before the this program was just aired over Calabarzon, and now every person in the world, worldwide, can hear us, right? At saka, kasi noon pa naman nag-upload na tayo ng mga audio versions, yes, diba? Yung mga podcast ng Leader Kake through Multiply. Pero ngayon kasi iba dahil nakikita nila tayo, at saka hindi na lang boses kung bagay nila. Alright, meron pa ba? Ano pa ba ang... nais yung ibahagi? May mga sikreto ba na dapat na kaabangan ng ating tagapanood? Siyempre siguro yung isa sa mga dapat nilang abangan dahil dati napapakinggan nila si Kuya Chico, yes, si Linus, di ba? Pero ngayon, makikita na nila kung sino nga ba yung mga tao sa likod ng mga boses na napapakinggan nila. At sana si Ate Pnky ay makita na rin nila sa mga susunod nating episode. And that is going to be exciting kasi talagang kanina kausap natin si Ate Pnky. At sabi niya gusto niya mas ma-excite pa yung mga tao para abangan talaga. Isa pa rin maganda rito, Kuya Chico, mas may involve yung mga kabataan. Hindi lang naririnig sila sa radyo, kundi makikita rin yung mga potential nila worldwide. Oo, gaya nga nung episode natin last time, diba? Yes. Yung talagang mga estudyante mula sa iba't ibang municipalities dito sa Laguna, nakalamok dun sa school's press, yes, conference. Iba yung energy, iba yung adrenaline. Hindi mo madidiscover kung hindi ka pumunta mismo sa event. Correct. So what are you looking forward to? Siyempre, we're looking forward na mas marami talagang kabataan yung sumubaybay, tumutok sa atin every Saturday, 9 to 10 a.m. And yun nga, napakadali na lang ipuhan. Kasi kahit anong oras na actually. Correct, diba? Kahit anong oras, diba? Unstoppable talaga ang LKK, hindi kami titigil dahil iyahatid namin sa bawat kabataan ng Laguna at siyempre sa buong mundo, Kuya Chico, diba? Ang ating episode. Okay, baka naman may magtatanong, okay, so sige, nasa Facebook na kayo, nasa YouTube na kayo. Saan namin kayo hanapin sa Facebook at sa YouTube? Paano nga ba makahanap? Yung may Facebook fanpage po ang Leader Kake, which is Leader Kake. Yes, L-E-A-D-E-R space K-A space K exclamation.
one yun. Yes. Kung may mga tanong naman, pwede rin mag-email yan sa leaderkake@yahoo.com. At syempre, kung hanapin nyo kami sa YouTube, di ba yung LKK, itype nyo lamang doon sa search button, button, yeah, LKK episode. Alright. O may tanong naman ako ha, bakit kailangan manood ang lahat ng tao sa kabataan? Lahat talaga? Dahil sa tingin ko, siyempre sa ating lahat, dapat manood ang mga kabataan dahil ang show na ito ay para sa mga kabataan. Pinag-uusapan natin ang mga current issues na ano yung tumatalakay sa mga ginagawa natin mga kabataan at siyempre para din sila ay mag-take part bilang mga kabataan sa mga issues natin ngayon. At saka marami silang makikilala dahil pag sabi mo may tambayan, hopping tayo. Marami silang makikilala ng mga street organizations sa iba't ibang lugar, lalo na dito sa UP Las Palmas. Hindi ba? Kasi meron din yung leader na kayo ngayon na ihahatid ng mga information, mga trivias. Like, kamaya, may sasabihin natin yung iba't ibang trivias. Kaya, it's educational din ang leader ka. So, parang, yes, pero Chico, total package na talaga. Yeah. Natututo ka na, nag-e-enjoy ka pa, di ba? Saan ka na? At bukod dyan, nakikita nyo kaming magpawis na dami nyo. Kasi nasa loob kami ng malamig na studio. Alright. Ano bang mensahe sa kanila? You can invite them. Ayun, tutok lang dito sa Leader Cafe dahil dito marami kayong magtutunan. At syempre, makikita natin talaga yung mga potential nyo as kabataan. Alright, maraming salamat. Magbabalik po ang Leader Cafe Uploaded. Sabi ni Ma'am, mas madali daw. Sabi naman ng nanay ko. Pero sa tingin ko, data. Anong sabi ni Idol? Exciting talaga ang mga pangyayari dito sa ating episode. Pero ngayon, ay alamin naman natin kung ano ang sabi ni Idol mula sa dalawa pang mga miyembro ng UT Community Broadcaster Society. Kumusta natin, Kuya Chico, kay Community Broadcaster Marks? Hi, Marks. Hi, yan. Ang sabi ni Idol ay, who is a calm and happy nature, hardly feel the pressure of dating. But to me, who is an opposite of this person, you can reach your people. Yan ang sabi ni Plato. Wow! Sino ba si Plato? Zen! Kilala mo yan sa amin. So, Kuya Chico, itong si Plato, siya pala yung isa sa mga binuturing na kauna-unang philosophers ng araw. Tapos, pinanganak siya noong 427 BC sa panahon na tinatawag yung Age of Synthesis. So si Plato rin ay kilalang opponent ng relativism at skepticism sa mga sophists. Binigyan niya ng pensin yung mga pag-aaral sa values imbis na physical science. Tapos po, noong 387 BC, nagtayo si Plato noong eskwelahan sa Athens. Yun nga yung tinatawag na academy. Saan ng physical science, astronomy, mathematics, and physics. Wow, napakalalim yan. Oo nga, Jen. Pansinin natin na, isa-isahin natin yung mga words na sinabi ni Jen. Yeah, sure. Kulitin ko lang, he who is of calm and happy nature will hardly feel the pressure of age. Yeah. But to him who is of an opposite disposition, youth and age are equally worthy. Alam mo, that is so true. Look at me. That's so true, especially for those who just celebrated their birthdays, okay. Like Sir Chico. Who will tell you that I'm 21 when I look 16? Wow, that's right. Okay. Because of the happy nature, because of the things right. That we love doing. We love to smile, we love to be just happy about life. That's right. Oh, tama yun, Kuya Chico, no? Because I'm turning 20 this Monday, and you know, I never feel the pressure actually as well as I have these two virtues of calmness and happiness. You know, you won't have regrets. Exactly, the point, diba? Kaya talagang kayo, yung mga kabataan, let's stay happy kasi that's right. Kapag happy ka, eh, hindi tumatanda mo. Si Mars, diba? You always have to wear a smile. Wear your smile. Always knowing that, you know, the day's going to be great. Correct. That is so true. So, yan po ang sabi ni Idol na si Plato, hindi lang natin like this. Okay. He who is of calm and happy nature will hardly feel the pressure of age. But to him who is of an opposite disposition, youth and age are equally burden. At yan ang sabi ni Idol. Happy listening to my mom.